Agoy mga padi. Lumabas ang oil indicator sa dashboard natin. Kailangan na lang natin mag-change oil. Paano yan? Okay, so what's up mga padi? So, andito tayo ngayon sa dashboard natin. Kung makikita nyo, naka-off ito at nakapag-change oil na tayo. So, ang gagawin natin, bago natin i-on ang dashboard, dapat naka-hold na yung select button. And then, antayin nyo mawala yung oil indicator na yan sa dashboard. Ayan, nawala na. Ganun po ang pag-reset ng oil indicator natin pag nagpakita na siya sa inyong dashboard. Ngayon naman po ay ituturo ko naman ang paano mag-preset ng oil change interval. Lalabas po ang oil change indicator at ang interval, tapos mag-blink ito para ma-set natin kung kailan natin gustong mag-change oil. Mula 500 hanggang 4,000 kilometers lang ang pwedeng i-preset sa oil change interval. Pwedeng 4,000, pwedeng 3,000, 2,000, at 1,000, or pwede naman 500. Ang ginamit po nating key para sa pagbawas at pagdagdag is yung select button at adjust button. At para sa pag-save sa ating select na preset para sa ating oil change interval ay pindutin lamang ng magkasabay ang select at adjust button. Maghintay lang ng ilang segundo mga padi at mawawala na ang blink ng oil at saka masisave na po ito. O diba? Easy-easy lang mga padi. Bukan nga natin i-off saka on natin ulit hanggang sa hindi na magpakita yung oil indicator. Okay, so ngayon mga padi, ang gagawin naman natin is yung pag-set ng time or clock sa ating dashboard. Kailangan po nakauna ang ating dashboard din, sabay nating pipindutin na select at adjust at mag-blink na po yung clock. So bali yung clock display pala ng ating motor is naka 12 hour display. Hindi kagaya ng ibang motor is naka 24 hour clock display sila. Okay, so ulitin natin kasi bumalik siya sa clock mode, no? Kasi binitawan natin, di pa nagsiset. Pindutin ang adjust button para sa minutes display at pindutin naman ang sa taas para sa hour display. Sabay ulit pindutin para ma-save. Easy lang, di ba? Salamat sa panonood. Yun lang po.